Hi guys! So yung sa lesson na to, i-discuss natin kung paano ba gumamit ng pedal. So kung hindi pa kayo nakakita ng pedal, sustain pedal, so ganito yung itsura niya. Ayan. So ito ay original Casio, normally plastic siya. Pero matibay naman siya dahil matagal ko itong ginagamit. Okay pa naman. And tinatawag din itong damper pedal. May isang klase pang pedal. Sustain pedal or damper pedal na mas mahaba. So, ang itsura niya mukha talagang pang piano. Pati yung feel niya, parang pang piano din. Ayan. So, itong pedal na to, normally nasa sahig siya. Tapos inaapakan. So, ito lang naman siya. Misa niya tinatawag na rin itong foot switch. Kasi ang ginagawa niya lang, on and off lang. So, pag inapakan mo siya, magsusustain dito. Or hahaba yung notes. So pagka binitawan ko siya, so yan, pagka hindi ko pinres, pero pag pinres ko, for example, inapakan ko na to. So, yun yung difference. So, importante to guys, kasi may mga nakikita ko na iba na magaling naman tumugtog pero hindi marunong gumamit ng pedal. So, ginagawa nila, habang tumutugtog sila sa start hanggang sa matapos, nakaapak lang yung pedal. So, ang nangyayari kasi, pwede rin naman, pero nagiging tinatawag nilang muddy yung sound. So, ganyan yung nangyayari. So, yun naman yung inaangat ko yung pedal. So, medyo may malaking difference. So, paano ba siya ginagamit? So, pag tumutugtog tayo, di ba makikita nyo maraming iba-ibang klaseng chords. So, every time na magpe-press kayo ng chord sa left at saka right hand nyo, iangat nyo yung pedal. So, hindi siya nakikita dito sa video, pero inaangat ko yung pedal. So, kung ito yung paa ko, pag every time na nagpe-press ako ng chord, gumagano siya. So, kabaliktaran. Pagka pinindot ko to, pinindot ko to, saka angat yung paa ko. Kumbaga, lagi siya nakaapak. Mabilis lang. Kailangan nyo ibalik agad. Okay? So, yun yung paggamit ng pedal. So, ulit, tinatawag siyang sustain pedal o kaya damper pedal. Tapos, may mga special kind ng pedal. Depende rin sa features ng keyboard na tinatawag na half damper effect. So, yun, medyo advanced na yun. Pero ito ang dinidiscuss ko dito sa paggamit ng pedal. Medyo basic pa lang. Basta, ang tandaan nyo lang, yung pagka nag-press kayo ng chord, kailangan nakaangat yung paa nyo sa pedal. So, babalik din siya dapat agad. As quickly as possible. Ayan. So, pag nag-try tayo ng riff or runs na walang pedal, ganito yung tulog niya. So, yung mga pedal nga pala, may mga polarity yan. Normally, yung Casio na pedal, hindi siya basta-basta pwedeng ilagay sa Yamaha na
na keyboard kasi minsan baliktad. So kung bibili kayo ng pedal tapos gagamitin yung sa iba-ibang keyboard, mas okay yung may switch. So wala akong example ngayon dito eh. Ayun, may switch yung ano, yung mga ganung pedal para pwede niyo siyang gamitin sa Casio, sa Yamaha, sa Korg, sa Roland. So yung difference. Pero itong sa Alesis Recital Pro, medyo na-surprise din ako. Kasi napansin ko na kahit anong klaseng pedal yung gamitin sa kanya, gumagana siya. So tinry ko siya sa Casio na pedal, okay siya. Sa Yamaha na pedal, okay naman. Ayun. So yun yung kailangan nyo alamin na palaga, step lang. Kasi ang mangyayari, pwede nyo pa rin naman gamitin pagka nagkamali kayo ng bili ng pedal. Pero parang baliktad. Pag halimbawa itong Casio na pedal ginamit nyo sa Yamaha, baliktad siya. Pag inapakan nyo, ang mangyayari, magka-cut. Hindi siya magsusustain. Baliktad. Ganun. So yun. Pero depende. May mga high-end na mga keyboards. May mga synthesizer na pwede nyo iset yung polarity. So dun mismo sa keyboard may settings na yun, napapalitan yung polarity nito para kahit anong klaseng pedal pa pwede nyo magamit. Ayan. Tapos siguro add ko lang din sa mga Yamaha na medyo high-end. Pag inapakan nyo yung pedal, tapos inangat nyo na konti, as in konti lang, yung sustain, humingi na yung volume. Hindi siya basta-basta nagka-cut. So yun, sana may natutunan kayo guys. Please like and subscribe. Thank you.